Hello guys! Welcome back again sa YouTube channel ko at to my page. Ngayon dahil araw ng Pasko, sisilipin natin ang mga dekorasyon sa loob ng mall. Kaya tara, ito pala guys ay nasa ano, sa loob ng Popcorn Mall. Popcorn Mall ay malapit lang dito sa bahay ng employer ko. Kaya very easy lang talaga guys na maglakwat siya, gumalagala. Kaya dito sa malapit lang sa akin sa Chongquan O, makikita nyo tong dekorasyon na to mismo sa Popcorn Mall. So, ba diba? Ang ganda niya guys, sobra. Kumbaga, nababalik mo yung kabataan mo na makikita mo yung mga ganito. Talagang pinaka homesick sa akin guys ang December. Kasi nga, malayo ka sa pamilya mo. Tsaka dito kasi sa bansang Hong Kong guys, hindi nila gaano ka hindi sila masyadong nagse-celebrate ng Pasko. Kumbaga, pinaka-special sa kanila yung Chinese New Year. Yung iba lang, yung sa mga Catholic lang, nagse-celebrate sila. Pero talaga dito sa amo ko, ala silang ganun na talaga naghahanda. Wala lang. Doon talaga pinaka-weakness ko. Kasi yung, alam mo, nagse-celebrate na yung mga pamilya sa Pilipinas. Pero ikaw natutulog ka lang talaga mag-isa. Yung parang ramdam mo. Pagdating ng 12 guys is natutulog na lang ako. Kasi ayaw ko talaga na umiiyak. Hinayaan ko lang na pag kinabukasan yung madaming greeting sa akin. Pero talagang salubungin mo yung bagong taon or Christmas Eve. Talagang hindi ko magagawa. Kasi yung naiiyak ako. Yung alam mo yung pagdating mo dati sa Pilipinas. Yung nandun ka pa. Yung inabangan mo yung Christmas Eve, New Year's Eve. Pero pag naging OFW ka na, pagdating ng alas 10, kailangan mo nang matutulog. Ang ayaw mo talaga salubungin yung New Year's kasi nga, yung talagang tutulo talaga yung luha mo. Kaya sa lahat ng mga OFW na malayo sa pamilya, is laban lang guys. Alam naman natin na para sa kanila, ang ginagawa natin sa mga anak, yun lang, makasavings lang at makabalik na sa Pilipinas. Kaya Merry Christmas guys and a Happy New Year sa lahat. Sana don't forget to like and follow my page. Yun lang guys, maraming salamat. Enjoy my video. So yan, alam nyo guys, ano yan guys, yung mga batang mga ano yan, magaling mga ganyan. Tapos nilalagay ng mga name kung sino gumagawa. Diba? Parang exhibit siya. So talagang nakaka-proud sa mga batang magaling manggawa ng mga ganyan. Sobrang ganda. Thanks!